Heto na nga at patuloy ang Hiroshima Dragonfly sa kanilang ensayo at gumagawa ang mga ito ng mga plays na kasama si Kay Soto. Sa practice nilang ito ay nakita natin na nasa kondisyon si Kay at kitang kita rin ang malaking agwat niya sa height kumpara sa kanyang mga kakamping import. Kaya naman pagdating ng kanilang laro ay madali nilang mahahanap si Kay Soto sa loob ng paint para sa easy basket. Magiging isang malaking threat si Kay sa loob ng paint para sa easy basket maging sa depensa ay hindi rin nila ito basta-bastang malulusutan dahil sa kanyang height at gustong makita ng mga fans ang mga black highlights ulit ni Kay Soto. Mukhang may green light ngayon si Kay Soto sa opensa at asahan natin ang mga fast plays sa loob ng paint. Na kapag may magandang pwesto si Kay ay maibibigay kaagad sa kanya ang bola para hindi na makapag-adjust pa ang depensa ng kanilang kalaban. Kailangan rin ni Kay ngayon na mas pabilisin pa ang kanyang galaw para makakuha ng advantage o opening sa loob ng paint na mas magpapadali sa kanyang opensa. Mukhang ito na rin ang masasabi natin na magandang oportunidad ngayon para kay Kay Soto dahil na rin sa magkakaroon ito ng mahabang playing time. Malapit-lapit na rin ang araw ng laro at karamihan sa atin ay hindi na makapag tayo sa first game ni Kai sa Japan. Naging sunod-sunod ang mga presko ni Kai at marami siyang nasabi dito. Gaya na lamang nang magbabalik ito para sa Gilas at gustong maglaro sa FIBA World Cup 2023 at asahan natin na matalino ang SBP at kukunin nilang lahat ang mga malalakas na local players na available. Sa ngayon ay ang focus na muna niya at maging ang mga iba pang Gilas players ay sa kanilang mother teams. Marami ngayon ang naghihintay sa larong ito ang Kai Soto laban dito kay Carl Tamayo Hiroshima Dragonflies versus Ryoko Golden Kings dahil first game ng dalawang Pinoy na sina Kai at Tamayo sa Japan B1. Sunod-sunod naman ang naging talo ng Talk and Text sa East Asia Super League at halos may kalayuan sa score gaya ng nakikita natin sa ating mga screen. Noong nakalaban ng Talk and Text ang Utsunomiya Brex ay 99-66 ang score, Japan B League top team laban sa PBA top team. Sunod na nakalaban ng Talk and Text ang Seoul SK Knights at ang naging final score ay 80-69 KBL laban sa PBA. Dito pa lamang ay kitang-kita na napag-iiwanan na ang PBA at bakit natin nasabi ito dahil sa malakihan ang lamang ng score at sunod-sunod silang natalo. Alam na alam rin ng mga fans na dapat may baguhin ang PBA para umangat ang level ng kompetisyon ng ligang ito at makasabay sa top international basketball leagues. Maging ang SMP ay natambakan rin ni Carl Tamayo at ng Ryoko Golden Kings. 96-68 ang score. Malalakas ang SMP at Talk and Text sa PBA pero pagdating na sa ibang teams ng Korea at Japan ay kitang-kita ang agwat sa level ng bawat teams. Bilang isang Filipino basketball fan ay gusto ko rin na makita na umangat ang kalidad ng PBA pero ang lahat ay nakasalalay sa mga namumuno sa ligang ito kung may action ba silang gagawin o hahayaan na lang nila na mapag-iwanan ang ligang ito. Natapos na rin ang laro ng SMB laban sa anyang KGC ni Ryan Sabando at 55 points ang kalamangan, ang layo ng agwat at nagpapakita lang talaga na hindi umuunlad ang isang player kapag dito lang siya sa PBA naglaro at kitang kita ito kapag nasa FIBA level ay dihadong dihado talaga ang Gilas. Sa resulta ng apat na laro ng Talk and Text at SMB na kung saan natambakan sila ay natural lang naman na may masasabi talaga ang mga fans dahil na rin sa umasa sila na mananalo ang mga PBA teams lalong-lalo na yung mga pumusta tapos ay naging tambak ang resulta kaya may pinanggagalingan rin ang mga negative na komento ng mga fans. Para sa mga PBA players naman ay isa itong motivation para palakasin pa ang kanilang laro. Nang sa ganon sa susunod ay magaw nilang makapagbigay ng magandang laban at makuha ang panalo.